Ang taong 2024 mga bro ay magandang balita para sa mga Pinoy boxers kontra sa mga Hapon na kung saan mga bro, tinalo ni Melvin Jerusalem si Yudai Shigioka at binawi ang WBC minimum weight title. Dalawang beses bumagsak si Yudai mga bro, ngunit nauwi sa desisyon ng laban. Panalo ang Pinoy na si Jerusalem. Sunod naman ay tinalo ni Pedro Taduran ang kapatid ni Yudai Shigioka na si Genjiro Shigioka at binawi naman ang IBF minimum weight title nito sa pamamagitan ng TKO sa laban na naganap sa Japan. Isang Pinoy na naman mga bro ang nabigyan ng pagkakataon para sa isang world title fight na magaganap ngayong August 2024. Ito mga bro, ang tubong Sarangani Province at kasalukuyan naninirahan at nag-eensayo sa balwarte ni Manny Pacquiao sa General Santos City. Siya mga bro, ang undefeated Pinoy boxer na si Dave Apolinario, 25 years old, na may kartadang 20 wins, walang talo at 13 knockouts na binansagang Doberman dahil sa tulis at lakas na mga kamao nito na alaga ng Sanman Boxing Promotion. Si Apolinario mga bro ay ranked number 1 sa WBA, ranked number 3 naman sa IBF at number 8 naman sa WBO at mapapalaban sa isang world title fight para sa bakanteng IBF world title. Dahil ang champion sa division na si Jesse Bam Rodriguez ay binakante ang titulo, umakyat si Rodriguez mga bro sa super flyweight division at tinalo at binawian ng titulo ang hari ng division na si Juan Francisco Estrada. Makakalaban ni Apolinario mga bro ang isa ring undefeated Mexican boxer na si Angel Ayala Lardizabal, 23 years old, na may kartadang 17 wins, walang talo at 7 knockouts, na isang WBC Fekar Box Flyweight Champion at isang American Boxing Federation Intercontinental Flyweight Champion. At nagmula pa ito mga bro sa unanimous decision na panalo kontra sa former world champion na si Felix Alvarado. Habang si Dave Apolinario naman mga bro ay isang IBO World Flyweight Champion nang tinalo nito sa loob lang ng round 1 si Gedjon Buthelezi sa laban na naganap sa Africa. Nagmula naman sa round 4 na knockout win noong February 22, 2024 mga bro kontra sa contender na si Tanis Ongjunta na naganap sa Japan sa harap mismo ni Naoya Inoue. Ang laban ng Apolinario versus Ayala mga bro, lumabas na dehado ang ating kababayan, lalot na't sa Mexico pagaganapin ang laban. Kaya ngayon mga bro, atin munang panoorin ang kanilang mga laban upang may kumpara natin kung sino ang may advantage sa kanilang dalawa. Unahin natin itong si Angel Ayala mga bro sa huling laban nitong Mexican. Nakatapat nito ang former IBF champion na si Felix Alvarado ng Nicaragua na may kartadang 39 wins, 3 losses at 34 knockouts sa laban na ginanap sa Mexico. Sa panimula pa lang ng unang round mga bro, mainit kaagad ang palitan ng mga suntok galing sa dalawang boxers na ito na kung saan si Alvarado ang naka-white trunks. Mula sa solidong kanan ni Alvarado mga bro, bagsak si Ayala, ngunit nakatayo pa rin ito at lumaban. Sa kalagitnaan ng laban mga bro, agresibo pa rin sumusulong ang dalawang boxers na ito na gustong ma-impress ang mga hurado. But this is Alvarado. Sa huling bahagi ng laban mga bro, si Ayala pa rin ang nagdala ng laban. Ngunit tumama din ng paisa-isang suntok si Alvarado. Ayala, Alvarado, Golden Boy, fight night, they go at it. Nang dahil dito mga bro, nakamit ni Ayala ang unanimous decision win at naging ranked number 1 sa division. Habang si Apolinario naman mga bro
Sa huli nitong laban ay nakaharap nito ang kapwa contender na si Tanis Ungjunta na kung saan mga bro sa laban na ito ay pinapanood dito ng The Monster ng Japan na si Naoya Inoue na naganap mismo sa Japan. Sa panimula pa lang ng laban mga bro, black trunks ang suot ni Apolinario habang white naman ang suot ng Thai boxer na si Ungjunta. Naging maingat ang dalawang boxers mga bro na kung saan parehong may power ang mga suntok. Tumamang mga solid na suntok ni Apolinario mga bro, ngunit matibay din talaga itong padala ng Thailand. Sa second round mga bro, bumitaw na malalakas na kombinasyon ng dalawang boxers na gustong makakuha ng impresibong panalo. Mula sa atake ni Apolinario mga bro, tinamaan ito ng counter ni Ungjunta at bumagsak si Kabayan, ngunit tumayo pa rin ito at lumaban. Gusto nang tapusin ni Apolinario ang laban. Baka mauwi pa sa scorecards dahil sa sugat ng Thai boxer at bumagsak pa si Kabayan. Pansamantalang inawat ng referee ang laban mga bro dahil sa tumutulong dugo sa mukha ng Thai boxer sa round 4 naman mga bro. Mula sa mga solidong pinakawalan ni Apolinario mga bro, bagsak ang Thai boxer na si Ungjunta, ngunit nalampasan pa nito ang bilang ng referee. Mula
mula na naman sa mabilis na uppercut ng Pinoy mga bro. Masama ang pagbagsak ni Unjunta. Pinilit pa rin itong tumayo. Ngunit inawat na ng referee ang laban. Nakamit ni Apolinario mga bro ang knockout win sa round 4. Talagang napahanga dito ang mga Hapon mga bro. Lalo't nat ang monster ng Japan na si Naoya Inoue. Sa inyo namang palagay mga bro, sapat na ba itong pinakita ni Apolinario para maging world champion? Suportahan na lang natin ang ating kababayan mga bro sa kanyang laban kontra sa Mexican boxer na si Angel Ayala para sa IBF flyweight title. Salamat sa inyong suporta mga bro at sa susunod nating mga videos. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ay bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.